Hello mga kakusina! Alam nyo ba na excited akong i-share sa inyo yung recipe na ito dahil gagamit ulit tayo dito ng saging na saba. E diba alam naman natin na ang saging na saba ay isa sa pinakamurang ingredient na, tapos isa rin to sa mabenta lalo na at gagamitin mo siyang pang negosyo. Kaya this time gagamit tayo dito ng 10 piraso ng hilaw na saging na saba. Diba usually ang ginagamit natin ay hinog. Pero this time, ang gagamitin natin ay hilaw. Alam mo yung mismong kakaputo lang siya doon sa puno or yung kakahango lang siya. Ayan. Pero meron naman tong nabibili sa palengke na hilaw talaga siya. Ayan. Sabihin nyo na lang yung mga tindero at kaya yung tindera na pilian kayo ng hilaw tapos hindi siya yung malago. Yung parang pag binuksan ninyo, namumuumo yung laman ng saging na saba. Ayan, so huhugasan ko lang to mga kakusina at tatanggalin bawat isa and then ready na natin tong balatan tapos ilalagay lang muna natin siya in a separate mixing bowl. By the way, take note nyo lang din pala na kapag binalatan natin itong ating mga saging na saba, it's either maglagay ka na lang ng plastic gloves para maiwasan yung pagdikit ng dakta sa iyong kamay o kaya naman maglagay ka ng cooking oil, mag-rub ka lang ng kaunti para maiwasan yung paninikit ng dakta kasi mahirap po itong tanggalin. Yan, ganun lang din yung gagawin ninyo sa inyong mga kutsilyo. Maglagay lang din kayo ng konting cooking oil para hindi kayo mahirapan sa paghihiwa nitong ating mga saba. So hihiwain ko lang to mga kakusina at babalatan and then ipapakita ko pa sa inyo kung ano pa yung iba pa nating mga procedure. Mga kakusina, dito pala sa pagbabalat ng ating saging na saba, medyo mahirap lang siya kasi nga hilaw yung balat niya. So madikit siya doon sa laman ng ating saging na saba. So kailangan dito ay pasensya para nga hindi natin agad-agad masisira yung laman ng ating saging na saba. So babalatan ko lang tong lahat tapos ipapakita ko sa inyo yung tatlong steps kung paano tayo makakagawa nitong ating recipe. So bali tatlong process yung gagawin natin. Una, gagamit tayo dito ng kutsilyo. Pangalawa, gagamit tayo dito ng grater o kaya naman gagamit tayo ng peeler. So mamimili na lang kayo sa tatlong process na yon kung saan mas mapapabilis yung inyong gagawin para makagawa nitong ating recipe. And i-share ko lang din pala mga kakusina na kapag nabalatan na natin yung ating saging na saba, normal lang din na mangingitim ito dahil nga doon sa ating dakta. Ayan mga kakusina, so nabalatan ko na yung 10 piraso ng ating saging na saba. So first step or sa first process na gagawin ko, so depende na sa inyo yun ha, tatlo yung ipapakita ko sa inyo, mamili na lang kayo doon kung ano yung mas mabilis na process. Ayan, so ito yung saging na saba, tapos hihiwain ko lang siya gamit yung aking kutsilyo. So yung kutsilyo na may i-advise ko, dapat matala siya or matalim. Tapos, dapat maliit lang din siya. Kasi, hihiwain natin yung saging na saba ng maninipis. So, dapat talaga maninipis yung saging na pagkahiwa para pag niluto natin ito mamaya, hindi siya mahirap lutuin. Dapat manipis lang talaga para mas maging crispy yung kalalabasan ng ating recipe. Ayan. So, hihiwain ko lang ito mga kakusina at ilalagay ko siya in a separate mixing bowl. Ayun mga kakusina, so yung first process na ginawa ko or yung way na para mahiwa natin ng manipis yung ating saging na saba, gumamit ako dito ng kutsilyo. So sa second process na ipapakita ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng ganitong klaseng kadkaran ng mga carrot or mga patatas. Yan. So idadaan lang natin dito yung ating saging na saba. Pero ang napansin ko kasi kapag ganitong process yung gagawin natin, may chance na matamaan din yung ating mga palad. Tapos kung mapapansin ninyo na hindi rin siya ganun kapantay-pantay yung pagkakahiwa at may chance din na nababali or nabreak yung ating saging na saba. Ayan, so para sa akin itong process na ito ay hindi siya ganun ka-convenient. So depende na yun sa inyo kung medyo mas convenient ba tong process na ito. Ayan, so basta itinuro ko lang din tong way na to kung ito lang din yung merong available sa inyong lugar. Ayan, so kapag nahiwa na natin to or nagkadkad na natin yung ating saging na saba, ilalagay lang din natin siya in a separate mixing bowl. Ayan, tapos sa pangatlong process pala, for me, isa si kutsilyo tsaka si peeler sa pinakamabilis na process compare sa kadkaran. Ayan, kasi pag gumamit ka ng peeler, idadaan mo lang siya dito sa ating saging na saba. Tapos, ayan, so manipis lang yung kalalabasan niya. Tapos, nakaka-enjoy lang din. Kasi nga, tuloy-tuloy lang din yung pag
ipipil natin dito sa ating saging na saba. Tapos mapapansin nyo talaga na sobrang nipis nung kinalalabasan. So may chance na sobrang crispy din nung kalalabasan ng ating recipe mamaya. Ayan, so para sa akin mga kakusina, yung first procedure tsaka yung third procedure na paggamit ng device, yun yung pinakamas mabilis. Ayan, pero kung gagawin mo tong pang negosyo, kung pang start pa lang yan, kahit peeler o kaya kutsilyo na yung gamitin mo, patulong ka na lang para mas marami kang ma-produce na saba. Ayan mga kakusina, so nahiwa ko na yung ating mga saba ng ganito kaninipis. Kung mapapansin ninyo, iba-iba yung kanyang sizes kasi nga iba't iba rin yung process na ipinakita ko sa inyo sa ating video. Ayan, so isiset aside lang muna natin to, tapos magpapainit muna tayo ng cooking oil sa ating pan. And then, bago tayo mag-start mag-fry, siguraduhin natin na mainit talaga yung cooking oil kasi isa yon sa process kung paano magiging crispy yung ating recipe. At since nakita nga natin sa ating title na pwede itong mag-last up to 2 months, basta maayos lang yung pagkaluto natin, ituturo ko rin sa inyo yung isa pang process. Ayan, so habang pinapainit natin yung ating cooking oil, magre-ready tayo dito ng white vinegar. Siguro 1 cup lang yung ating ilalagay sa ating mixing bowl. And then, lalagyan din natin to ng 1/3 cup of white sugar. So, bale, yung ating white vinegar, siya yung magsisilbing preservative dito sa ating recipe. And then yung sugar naman, siya yung magsisilbing pangpatamis dito naman sa ating recipe. Ayan, so ipagkocombine lang natin itong dalawa, tapos hahalu-aluin natin to. Tapos mga kakusina, ipapakita ko rin pala sa inyo kanina na sobrang tumalsik yung aking recipe kasi mali yung una kong ginawa. Ayan, so ipapakita ko yun sa inyo ng actual para makita ninyo na dapat susundin talaga natin yung sinasabi natin dito sa video kasi nga naranasan ko na siya. Ayan, so kapag mainit na yung ating cooking oil sa ating pan, maglalagay lang tayo ng exact amount or yung tamang amount lang na alam natin na hindi naman magsisiksikan yung mga saba dito sa ating cooking oil. Tapos, iihiwalay-hiwalayin lang natin siya para mas kumalat pa or mas mabilis maluto yung ating saba. Ayan, tapos, pag napapansin ninyo na medyo nagla-light brown na ito, ayan, so ito yung ginawa ko kasi nung nag-light brown na siya, hindi ko pinatay yung apoy sa aking kalan. E diba nga kapag mainit yung cooking oil, tapos nakapag-drop ka lang ng konting tubig, talagang tatalsik yung mantika or magtitilamsik to. So ang ginawa ko, nung nakita ko na nag-light brown na yung ating mga saba dito sa aking cooking pan, hinalo ko na yung suka pati yung ating sugar mixture. Tapos naglagay ako ng isang kutsara. So bali by batch yung gagawin ninyo, saging tapos kapag nakita ninyo na nag-light brown na siya, maglalagay kayo ng konting suka mixture. Ayan. So, dapat pala, papatayin natin yung ating apoy sa ating kalan, tapos, pahupain lang natin ng konti yung init ng mantika bago tayo maglalagay ng suka mixture para hindi tayo titilamsikan ng mantika. So, sa akin, hindi tilamsik yung nangyari. As in, talagang sabog yung mantika. Ayan, papakita ko sa inyo yung actual video. Ayan mga kakusina, di ba nakita ninyo na grabe talaga yung pagkasabog ng mantika. Buti na lang medyo malayo pa ako dun sa aking kalan. So pinatay ko agad yung ating apoy. Tapos ayan na yung kinalabasan ng ating saba. Ayan, so kapag gagawin nyo yung process na yon mga kakusina, siguraduhin ninyo naka-off yung apoy sa inyong kalan. Tapos medyo palalamigan nyo lang muna yung inyong mantika. Hindi naman yung sobrang lamig. Ayan, tapos mapapansin ninyo na mas magiging maganda yung kulay ng ating saba at mas magiging crispy siya. So yung process na suka pati yung ating sugar, siya kasi yung mas magpapatagal nung buhay nitong ating saba. Diba? After 1 and 2 months ang itatagal niya basta naka-sealed lang talaga to ng maayos. Yan. Tapos, crispy pa rin siya. Kaya, perfect na perfect talaga tong pang negosyo. And advice ko lang din sa inyo mga kakusina, kung gagawin nyo pala siyang pang negosyo, gamit na lang din kayo nung malaking kawali talaga para isang salangan lang siya. Tapos, isang lagayan lang din kayo nung suka pati sugar mixture. Yan, para iwas tilamsik din sa inyo. So, i-fry ko lang to lahat mga kakusina hanggang sa makita ko na nagla-light brown na sila at mas nagiging crispy, and then i-drain lang natin to para matanggal yung kanyang excess oil, and then ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today.
Ayan mga kakusina, so inaalog ko lang itong aking strainer para makita ninyo talaga kung gaano kalutong yung nagawa nating banana chips. Ayan, o diba? Tapos titikman ko lang din to para marinig ninyo kung gaano siya kaluto. And ayan na mga kakusina, tapos na ang ating easy banana chips. Kung nag-enjoy ka sa ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button, click mo na rin yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat i-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video. Don't forget to like, share, and subscribe!